Hello mga super friends, ako pala si Robin ng Robin Universe. Kung bago lang kayo sa my channel ko, napadaan lang kayo. At nagustuhan nyo itong video na to, like nyo naman siya at mag-subscribe na rin kayo sa baba. At i-hit nyo na rin notification bell dahil nag-upload kami every Monday and Friday. So, ayan. Paalala, nag-upload nga lang pala kami kapag ka naagawa kami ng video ng Monday or Friday. So, sana ngayon magko-cover ako pero ito yung nangyari. Sa ilalim ng napakataas, visit sa boses na yan. Mag-Robin Mondays naman tayo. Napapansin nyo naman siguro na ilang araw ng trending yung ban kidnapping or yung puting ban na sinasabi nila sa may Facebook. Makikita nyo sa may dati kong video na nag-raise tayo ng public awareness yan sa may Momo Game Challenge. Ulitin natin yun ngayon kasi medyo nakakabahala na may nangingidnap na nakaputing ban daw. So yun, hahanapin natin yung mga video na ipapatunay doon na may nangingidnap nga at sa mga pruweba na may nangunguha nga doon na laman loob na nangingidnap. Dito sa may video na to, una nagsimula yung sinasabi nilang dinukot na bata sa puting ban. Inupload sa may Facebook tapos ilang saglit lang nawala siya sa may Facebook. So, in-upload siya noong December 1 dito sa may YouTube. So, titingnan natin kung ano yung nangyari. Sinabi ng bata dito na yun nga daw, kinuha daw siya ng nakaputing ban. L300 yata daw. Or, basta yun, nasa L300. At dinala nga daw siya sa may Sapang Palay ba yun? So, anong nangyari sa'yo? Oo, oh, dinala yung Sapang Palay sa may Bulacan. Sapang Palay, yun nga sa Bulacan. Bulacan, okay. Narating siya yung bata nakarating ng Bulacan nang hindi na malaya ng mga magulang niya. Mga ilan silang kumuha sa iyo? Anim. Anim na kumuha sa isang bata. Anong nararamdaman mo ngayon? Wala, okay ka lang. Pwede ko bang makita kung ano yung ginawa nila sa iyo? Okay lang. Sige ha. Ito yung ginawa sa bata. Nako. Wait. Winakwak yung chan ng bata. Hindi ko ipapakita to sa may channel ko pero winakwak yung chan ng bata. Ililink ko na lang sa may baba yung link ng video na to para makita nyo kung ano yung nangyari sa may chan ng bata. Pero walang nararamdaman yung bata. Kung nakikita nyo itong wakwak na tots, walang nararamdaman yung bata. Nako. So, ayun. Ayun yung laman ng video. To make the video short, ano. Summarize na lang natin. Yung bata nga daw is kinidnap. Taga-Sapang Palay daw siya. Nakarating siya sa may Bulacan. At dinakip daw siya ng anim na lalaki. Tapos, pinakita niyang meron siyang hiwa dito sa may tiyan niya. Yes, na nakapaganyan. So, ililink ko yung video dito sa may baba ng description para makita nyo rin yung sinasabi kong video. Dahil papakita ko rin naman sa inyo kasi yung sa may part na may hiwa. Dahil ayokong malagyan ng medyo kakaibang video yun dito sa may channel ko. Kayo na lang yung bahalang manood. Panoorin nyo na lang siya pagkaya rin yung panoorin yung video ko. So, ayun. Medyo nakakabahala to lalo sa mga kabataan dahil sino ba naman yung gustong mawakwak yung chan tsaka makidnap? Aber, sige nga. Pero kasi medyo tagilid kung paanong nabuhay yung bata nang ganun. So, kinuha yung laman loob niya pero binuhay siya para makatakas. Nakonsensya rin yung tao, ganun. So, kapag ka-search mo sa may YouTube yung sinasabi nilang puting ban kidnapping, napakarami mong makikitang video. So, eto, 3 days ago, may nakita daw sa CCTV yung maraming tao, marami nag-upload. Pero dito kasi, itong picture na to, malamang marami na nakakita sa inyo to, neto, na ito yung babaeng kumakalat din sa may social media, yung may sugat siya sa may chan na pinakipakita niya. Ito kasi, nagpapakitang parang hindi rin siya totoo. Kasi, hindi naman siya yung talagang sinugatan, parang ginurlit-gurlitan lang siya. Nag-resurface lang to 8 months ago na to, February 8 pa to nag-trending. At nagbalik ngayon kasi uso na naman nga yung puting ban na sinasabi. So kaya hindi naman ako naniniwala dito sa may video na to, unlike sa kagaya ng isa. Pwede kasing ginawa lang to ng tao ng bata rin mismo.
dahil gurlit-gurlit lang siya. Yung, alam niyo yung ginagawa ng mga bata, yung ginuguhit-guhitan yung ganito nang gamit yung bote. Pwede niya rin gawin sa may sarili niya yan para makagain ng attention. Kasi iba, gaya ng ibang nagpapatrending lang, gumagawa lang sila ng dahilan para ikasikat nila. Take note, habang kinidnap siya, nakakapag-chat siya sa may mga kakilala niya na sinasabi niyang kinidnap nga siya. Nang 0% na rin yung battery life ng cellphone niya. Ayun, Mal, tulungan mo ako. Susunod, may sumusunod sa akin na lalaki. Lobot na ako. Nasa 13 ako. Natatakot ako. Di ko alam gagawin ko. Yun yung sinabi niya. Then, Tigong, tulungan mo ako. Nandito ako sa nakatago sa aparador. Nakatago na siya sa may aparador dahil nga nakidnap na siya. 0% na. Pero humaba pa ng ganito kahaba yung usapan nila. Humaba pa ng ganyan. Nag-report na kami. Huwag ka na lalabas ha. Lalabas ako. Bukas na roronda ata sila. So, ba't ka pala labas? Dapat ang gagawin mo doon, maghintay ka na lang na dumating yung tutulong sa'yo. Kasi kapag ka lumabas ka, mas may chance na makita ka ng sindikato at tapusin lalo yung buhay mo ng mas maaga. Ayan, kaya nga na sinabi ko kahaba pa ng naging conversation nila kung 0%. So, parang hindi totoo yung kaganapan. Tapos, syempre, dahil kung kinidnap man to, syempre, di ba, ang unang kukunin yung cellphone niya para hindi matagpuan kung nasan sila. So, ayun, medyo parang hooks lang din kasi. At ito pa yung isa. Ito pa yung isa, kuha ng CCTV sa Barangay 28 nung Pasay. Eh, dito talaga nag-resurface yung mga video about sa may puting van. Ayan, may makikita ko yung puting van na to. Tapos, ilang saglit may lalaki lumabas. Ayan, lumaba. So, may kasunod. Ayun na, parang may nanap nga daw sila, parang may hinihintay sila, di ba? Tapos, makikita nyo yung kasunod na nila yung lalaki. Nakaakbay yung isang lalaki dun sa may lalaking nawawala daw. Ayun, pinasok daw siya sa van, tapos biglang umalis. Pero nakikita nyo naman na nakaakbay lang yung lalaki. Parang voluntaryo siyang sumama. So, hindi ko din alam, kahirap magbigay ng sense dito na nangingidnap tapos nangunguha ng laman loob. Pero nakita niyong sumakay sa may van. Pero parang voluntaryo kasi nakaakbay lang eh. Di naman force na kinuha. Ayun na doon yung huling beses nakita yung lalaki. So ayun, mahirap magbigay ng sense dito kasi nakita niyo naman na nakaakbay yung isang lalaki sa may biktima na sinasabi. Tapos bigla na lang silang sumakay sa van, biglang umalis. So, parang hindi siya force na kinuha. So, hindi naman na ganun kabata yung bata para mauto na pasakayin sa isang sasakyan. So, paano kaya nangyari dito? Kaya may hirap din siyang bigyan ng idea kung ano talaga yung nagaganap. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa kong sinasabing video na ang sabi nitong paghatak sa isang estudyante na kabata na parang di kasi makatotohanan yung lahat ng napapanood natin o nababalitaan natin sa Facebook kasi gaya ng video na to noong April 17, 2019 pinatunayan ng ABS-CBN ng TV Patrol na hindi lahat ng nakikita natin sa internet is totoo. Gaya nga nito, nakikita nyo yung lalaki, di ba, nakinuha ng isang lalaki. So, ayan, nakakabahala nga naman dahil buhay yan. Tapos ilang minutes lang yung lumipas, inulit na naman nila. Dahil nakakatakot nga naman talaga yun, lalo sa mga bata. Parehas na parehas. Inamin din naman ang mga lalaki na nantitrip lang sila ng mga panahon na yun, na kunyari, kikidnapin yung isang kaibigan nila, ganun. Tapos nakuhanan nga lang ng CCTV na bahala yung tao sa may na nanonood ng CCTV. In-upload, napag-trending, nag-raise ng awareness. So yun, mapatotoo man siya o hindi, dapat ba tayong kabahan? Siyempre oo. Kasi sa panahon ngayon talaga, hindi na talaga ganun kaligtas. Lumabas ka man ng bahay mo o hindi, pwedeng may mangyayari sa'yo. Yun nga lang talaga, mas delikado kapag ka nasa labas ka, lalo kapag ka ginagabi ka, lalo sa mga kababaihan. Hindi ko naman sinasabing sa kababaihan lang, syempre para sa lahat pa rin yun. Kaya pinakamas maganda pa rin yung huwag magpagabi at saka lagi tayong mag-iingat syempre. Kapag totoo man yung band kidnapping o hindi,
mas maganda pa rin talaga yung mag-iingat tayo. So, ayan lang muna. Ako nga pala si Robin ng Robin Universe. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo lang siya at mag-subscribe na rin kayo sa baba. Dahil 70% yata sa inyo nanonood sa may channel namin, hindi nakasubscribe. Mas matutuwa kami kapag ka nag-subscribe kayo kasi nakikita namin sumusuporta kayo sa may bawat upload namin. So, ayan, maraming maraming salamat. Peace out!